Magandang buhay, mga kaibigan. Sa ilang sandali na lamang po ay magsisimula na ang ating palatuntunan. Mangyaring humanda na po ang lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang araw ng pagtatapos ay sadya nga namang araw para magdiwang dahil ito ang hudyat para sa pagsasara ng naturang pag-aaral sa nasabing antas. Ang pagtatapos ay patunay na nakamit ninyo ang bunga ng lahat ng sakripisyo at paghihirap sa larangan ng akademya sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Mga tagapanood, mga tagapakinig, mga magsisipagtapos, magulang, mga guro, malugod po namin kayong inaanyayahan sa kauna-unahang virtual na pagtatapos ng Pambansang Panuruan 2021 sa mataas na paaralan ng mamali na may paksang diwang kalidad ng edukasyon, lalo ng patatagin sa panahon ng pandemya. Bilang pagbubukas ng ating palatuntunan, ang lahat ay inaanyayahang tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang, awit panalangin, ang pangbungad na awit na himno ng Rehiyon 12 at himno ng lalawigan ng Sultan Kudarat at himno ng Bayan ng Lambayong. Panginoon, Ikaw ang aming takbuhan sa aming pagkabalisa. Diyos Ama, hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Sa panahon ng takot at sa gitna ng pagkalito na bumabagabag sa amin, balutin niyo kami ng inyong yakap ng pagmamahal at proteksyon. Palakasin po ninyo ang aming katawan laban sa COVID-19. Dumudulog kami sa inyo ng may awa at pagmamalasakit sa kapwa. Bigyan niyo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain, lalong-lalo na sa aming kapwa. Patuloy niyo pong gabayan ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan at gabayan niyo po ang aming mga lider sa kanilang mga desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Iligtas mo po sila sa mga pagsubok na kanilang makakasalamuha upang mabigyan ng tama at matuwid na landas ang bawat mamamayan. Pagkalooban niyo po ng lakas ng loob ang mga frontliners sa pagsubo at pagharap sa karamdamang ito. Proteksyonan niyo po sila at naway ang kanilang mga pamilya ay maging panatag ng lahat ay maging maayos din sa bandang.
aming Ama na pinagmumulan ng aming kalakasan, kayo po ang magkaloob ng kagalingan sa lahat ng taong patuloy na lumalaban sa sakit na ito at sa bawat akmang nagagawin ng bawat Pilipino at bawat nilalang sa buong sanlibutan. Naway makita namin ang iyong liwanag patungo sa iyong landas. Sa mga ganitong pagkakataon, ay lingapin niyo ang inyong sambayanan upang maging positibo sa lahat ng pagkakataon at maniwala na sa pagkakabuklod-buklod ay malalagpasan din ang krisis tulad nito. Sa inyo po ang aming buong pagtitiwala dahil alam namin na sa gitna ng krisis na ito, hindi niyo kami pababayaan. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Inubog mo kami mula sa kawalan, binigyan mo ng buhay at karanalan. Dati ay sinakuka ng iba't ibang dayuhan, ngunit sa taglay mong lakas, hindi patatalo kanino man. Mga Muslim, mga Kristiyano at mga iba pang tribo, kami nagkakaisa sa pangangat ng alam mo. Lubot namang iaalay, pumailan lang sa pagkapatid. Pati buong bansa'y umaasa sa iyong mahahain. Sa pagsikat ng araw, kay ganda ng iyong tanawin, pinagpala ng may kapal, mabuhay ka, Sok Sarjen. Ako, ikaw, tayo, puno sa kaunlaran, talino at lakas, ihahando sa bayan. Mga Muslim, mga Kristiyano, pagkabay, patuloy kang bigyang puri. Kami sa'yo'y nawiwili, mabuhay ka, Orion Jose. Sa sundan ko, dahil
layuhin. Isip nila'y parinali, sundan ko na lang sa gisang ng pag-ing matapang. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang sundan ko na lang. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang sundan ko na lang. Pag-asa at ligaya ng lahat, mayayam at mahihirap. Timpuyog ang tanging sagisag ng mabilis na pag-unlad. Masaga ng pamumuhay, sa atin ay iniaalay. Ito'y mapalad na bayan, kapatag ay mayayaman. Papaunlad na mga barangay, dito ay matatagpuan. Bayang ito'y nagkabibighani, pagkakaisa'y minimithi. Sumusulong sa pag-unlad, saganang buhay sa lahat. Halina sa bayan ng Lambayong, ang bayan kong sinisinta. Pag-asa at ligaya ng lahat, mayayam at mahihirap. Timpuyog ang tanging sagisag ng mabilis na pag-unlad. Masaga na pamumuhay, sa atin ay iniaalay. Ito'y mapalad na bayan, kapatag ay mayayaman. Papaunlad na mga barangay, dito ay matatagpuan. Bayang ito'y nagkabibighani, pagkakaisa'y minimithi. Sumusulong sa pag-unlad, saganang buhay sa lahat. Sumusulong sa pag-unlad, saganang buhay sa lahat. Mabigas ang bayo! Maari na po tayong magsiupo. At ngayon, ating mapapakinggan ang pambungad na pananalita mula sa aktibong Academic Coordinator Ginang Muriel T. Galmac. Bigyan natin siya ng virtual na palakpak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Kailan lang ay hinamon ng sistema ng edukasyon, di lamang sa Pilipinas, ngunit maging sa buong mundo. Dahil sa pandemyang COVID-19. Ang hamong ito ay patuloy nating nilalabanan at ngayon nga ay masasabi nating naging matagumpay tayo sa unang taon ng pakikipaglaban sapagkat narating natin ang araw na ito, ang pagtatapos ng taong pagparalan 2020 at 2021. Nakakalungkot isipin na di tayo nagkaharap-harap, ang mga guro at ang mga mag-aaral. Ganun pa man, kahit papano ay nagkaroon tayo ng pinagsamahan. Sa kabila nito ay kalugod-lugod pa rin na natamo ng mga mag-aaral ang kanilang tagumpay. Napakatamis sanang isipin na kaharap namin kayong lahat ngayon sa pagdiriwang ng araw na ito, ang pagtatapos ng high school at ang moving up ceremony ng 10th year. Ganun pa man, nararapat pa rin nating ipagdiwang ang araw na ito. Sa mga magulang, alam kong mas ramdam ninyo ngayon ang pag-aaral ng inyong mga kabataan
at sa mga mag-aaral, mas magaan man ang buhay estudyante ngayon, may kalakip naman itong mabigat na responsibilidad. Dahil kung hindi kayo naging responsable sa inyong pag-aaral, marahil hindi niyo mararating ang araw na ito, ang inyong pagtatapos. Sa mga kapwa ko guro, ito rin ay nagsalbing malaking hamon na ating nalagpasan. Sa atin pong lahat, pakatandaan po natin ang mga aral na napulot natin, ang mga mabubuting na idulot ng pandemyang ito. Sa ating pinagpipitagang Schools Division Superintendent, Ginoong Leonardo M. Balalas Sese, sa ating Assistant Schools Division Superintendent, Attorney Nilen Frenal, sa ating masigasig at aktibong punong guro, Ginoong Salvador Mobilia, sa ating panuhing pandangal, mga magulang, kapwa ko mga guro, mga magsisipagtapos, mga mag-aaral, sa inyo pong lahat ang aking malugod na pagbati. Magandang araw po sa inyo at kayo po ay aking inaanyayahan na manood at magisaya sa virtual na programa ng Mamali National High School, ang aming 4th commencement exercise at 6th moving up ceremony. Maraming salamat po, Ma'am Muriel, sa iyong napakagandang pambungad na pananalita. Bilang pagtanggap sa inyong lahat na taga-Masid, marapat lang nating pakinggan ang mensahe ng pagtanggap mula kay Angel Ribamonte, ikasampung baitang may karangalan. Ang aking pagbati sa ating kagalang-galang na punong guro, Sir Salvador F. Mobilia, sa mga guro ng Mamali National High School, sa mga magulang at sa mga kapwa kong magsisipagtapos, isa pong napakagandang umaga sa ating lahat. Ang araw na ito ay isa sa pinaka-espesyal na araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa kong mag-aaral na magsisipagtapos, sapagkat dumating na ang bunga ng ilang taon nating pagsisikap. Marami mang hadlang o pagsubok ang dumaan sa atin, ang importante ay nanatili tayong matibay at hindi sumuko sa anumang laban upang makamit natin ang bunga ng ating paghihirap. Malaki ang pasasalamat namin sa aming mga magulang na walang sawang sumusuporta at gumagabay sa amin. Kayo po ang inspirasyon namin upang makamit ang aming mga pangarap. At nagpapasalamat din kami sa aming mga guro na walang sawang gumagabay sa amin. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga kapwa ko magsisipagtapos, be happy because this is our day. At sa muli, malugod ko kayong binabati ng isang napakagandang umaga and welcome to virtual graduation and moving up ceremony of Mamali National High School year 2020-2021. Maraming salamat, Angel, sa iyong mainit na mensahe ng pagtanggap. Sa pagkakataong ito ay ating mapapakinggan ang mensahe mula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Madam Leonor Magtulis Briones at Carlito D. Rocafort, Regional Director, Region 12, SOC Sergeant. Bigyan natin sila ng virtual na palakpak. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought
we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners, have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously, not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You
are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you
to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course, with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be open because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates. And we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maalab na pagbati ang ipinaabot sa inyong lahat. Noong nakaraang taon, ang lahat ay nabigla sa pagkakaroon ng pandemya dulot ng COVID-19. Walang sino man ang nakapaghanda na mangyayari ito sa atin. Ang lahat ng bagay noon ay walang kasiguraduhan dahil sa pandemyang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nanatiling handa ang kagawaran ng edukasyon sa pagpapatupad ng Basic Education Learning Continuity Plan upang magpatuloy ang edukasyon
sa gitna ng pandemya. Ito ay isang naging napakaabalang taon para sa ating mga guro sa paghahanda ng iba't ibang gagamiting kagamitang panturo at mga pamamaraan ng pagtuturo para sa ating kabataan. Naging bukang bibig ng lahat ang distance learning na naging sentro sa pamamaraan upang maihatid ang edukasyon para sa ating mga kabataan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkakaroon ng mabuting pananaw at pagtutulungan ang siya lamang makakatulong upang malampasan natin ang pagsubok na ito. Kaya naman, ngayong araw na ito ay aking pinasasalamatan ang ating mga guro, mga pinuno ng paaralan, mga supervisor at mga assistant schools division superintendents, schools division superintendents ng walong sangay dito sa DepEd Soccsargen sa patuloy na pagsisikap upang magawa ang kanilang mga tungkulin para sa pagpapatupad ng edukasyon in the new normal. Ang hindi matatawarang suporta ng mga stakeholders ang siyang nagpapalakas ng ating loob sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. At ngayon ngang araw na ito, ay ating ipinagdiriwang ang pagtatapos ng mga batang naririto ngayon. Ito ay isa lamang patunay ng tagumpay ng kagawaran ng edukasyon sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa pamumuno ng ating kalihim, Leonor Magtolis Briones. Sa mga bumubuo ng Class 2021, my warmest congratulations. Ang nakaraang taong panuruan ay nagbigay sa inyo ng kakaibang pagsubok at karanasan. Alam kong hindi ang ganitong klaseng pagtatapos ang inyong pinapangarap at ang inyong karanasang ito sa gitna ng pandemya ay nagbigay sa inyo ng kahandaan, ng katatagan sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Hayaan ninyong ang ganitong uri ng pagtatapos ay maging inspirasyon ng bawat isa na sa gitna ng anumang krisis ay palaging mayroong mga tao na nakahandang tumulong sa inyo at maging daan para sa patuloy ninyong pagtatagumpay. Ngayong natapos na ninyo lahat ng academic requirements ay madideklara na kayong mga graduates ng inyong mga paaralan. Ito ay hindi lamang inyong tagumpay, kung hindi tagumpay din ang inyong paaralan, ng komunidad at ng buong sambayanan. Sa inyong patuloy na pag-abot ng inyong pangarap at tagumpay, kayo ay inaasahang patuloy na makikisa sa ating kagawaran, sa ating rehiyon ng Soccsargen, upang maipagpatuloy ang ating misyon na nakasaad sa tema ng ating pagdiriwang ngayong Graduation 2021 na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga karanasan noong school year 2020-2021. Muli, maligayang pagbati sa inyong pagtatapos. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang mga kabataang Pilipino. Congratulations everyone. Maraming salamat po sa napakahalagang mensahe na inyong ibinahagi. Tunay ngang makapagpapalubag loob ang inyong mga pagbati at pagpapatibay loob sa panahon ng malawakang krisis na ating panahon. Sa puntong ito, saksihan po natin ang pagpapakilala at pagpapatunay ng mga magsisipagtapos
tapos mula sa ating punong guro, Ginoong Salvador F. Mubilia. By virtue of the authority given me by the Department of Education and school head, principal of Mamalia Sola High School, testifies that these learners have passed all the requirements of the Kokiri textbook curriculum with 12 male and 10 females with a total of 22 graduates. By virtue of the authority given me by the Department of Education and school head and principal of Mamali National High School and testifies that these learners have passed all the academic requirement in the textbook curriculum of ICT, presenting to you 26 male and 16 female with a total of 42 graduates. By virtue of the authority given me by the Department of Education as school head and principal of Mamali National High School, and testifies that these learners have passed all requirements relative to their academic curriculum, presenting 47 male and 61 female completers for school year 2020-21. At ngayon ay ating masasaksihan ang paggawad ng katibayan ng pagtatapos na igagawad ng ating Schools Division Superintendent Leonardo M. Balala, Sese. On the basis of the certification made by your school principal, Salvador Mobilia, that you have satisfactorily completed the requirements for senior high school prescribed for secondary schools by the Department of Education, and by virtue of the authority vested upon me by law, as the school's division superintendent of the division of Sultan Kudarat, I confirm your graduation from Mamali National High School for the school year 2020-2021. Congratulations, stay safe, and good day. Sa puntong ito ay matutunghaya naman natin ang paggawad ng sertipiko ng pagtatapos na igagawad ng mga tagapayo ng ikasampu at ikalabindalawang baitang. Saksihan natin ang virtual nitong kaganapan. Matsuo Yuji T. Mayor Mita Stephen B.
Eduardo Warlito Jr. G. Bueno CJ B. Cabardo Nestor L. Calma Joshua A. Del Monte Jenny Jr. C. Del Monte Cesar B. Ibarra Jericho M. La Vega Richard A. Martinez Christian Mark C. Olande Juanito Jr. R. Orlando Rodel M. Portacio Boni Jr. H. Abalos Jonah D. Bueno Princess May S. Warisma Christine T. Delpinado Jessa B. Ewa Rizabel C. Galmac Norhamina L. Mamalangkay Ruwaida M. Musiba Rihina M. Arfresho Giselle B. Simudlan Stephanie S. Ayob Ismael M. Ayob Faisal L. Bakal Lawrence E. Castillo Elmer Jr. G. Domingo Joshua M. Esquivel Janry B. Galmac Haron K. Gialudin Kennedy S. Lucena Cesar T. Magon Christian J. C. Manalazal Sahabudin A. Nanalong Ali S. Palma Leo A. Polido Christian S. Santiago Cajar A. Torres Ronelo B. Abdullah Nornisa S. Apiliedo Jenny May B. Bedonyo Kisathay P. Bueno Sandy Jean P. Quaresma Elami T. Dumaging Janelle B. Escac Arhaina K. Gamino Ivy Jane B. Giwan Hagyar M. Camelon Suraini A. Legar Fatima Mary S. Lidasan Raisanor E. Natsur Christine D. Paulo Myla A. Polido Christine C. Rebamonte Jonah D. Sambilawan Joanne G. Tersol Mildred O. Trigo Charlene May O. Yulo Crisela M. Corpus Domichel Dominic S. Corpus Jake A. Dacoscos Kian A. Del Monte Jerome Jr. F. Granita Erwin E. Gialudin Rasid S. Kadatuan Kahar K. Langalin Mursid G. Langalin Pahamudin I. Amalindan Pahamudin G. Martinez Dieter Blin B. Muniz Jan Lloyd. Samanyigo Yonilo Jr. R. Solar Cleven E. Tobias Jonathan C. Ayob Fairan M. Balabagan Rihanna L. Baladik Norhoda B. Butalan Jeannie B.
Kakananta, Angel Diane C. Escabati, Jorlin I. Preheliana, Angel Kit P. Gudoy, Cyril B. Koranding, Muhaina M. Langalin, Juhara G. Laso, Cherry Shin F. Mercolio, Maylin P. Munaski, Erisa C. Orpilia, Juan E. Rabara, Christine Mi G. Salon, Sandara T. Sambilan, Norhaini M. Tira, Princess Margaret P. Oyo, Sandra L. Bitera, Altia Mi G. Alfon Mark Rayan J. B. Auntie Abdul Satar K. Caritatibo Hiner G. Gamino Chris Jan J. Gamino G.R. D. Godoy Jameson D. Giwan Bunyao B. Mato Grobin A. Nachor R.J. A. Rivera Jenry B. Salik Samer S. Saptola Rohamin G. Solar Noel A. Tolentino Jimar B. Torres Romel C. Versola Algevi P. Alamansa Gihana M. Alforki Annabel R. Ampong Idnalin L. Caballero Irene D. Cabardo Jillian Nicole D. Del Monte Patricia S. Yangkong Eliza T. Gamino Jonaliza L. Gyalodin Raida D. Kabalukan Mahatma A. Camidon Esther L. Langalin Arnaida M. Langalin Diana A. Lumundao Zohana P. Mambahin Cristala E. Portacio Mian H. Ribamonte Angel I. Sabandal Narcia N. Santiago Angelica Rose T. Talisbat Camille L. Valdez Christine Joy B. Marapat lamang nating bigyang pansin ang kagalingan at pagsusunog ng kilay ng mga kabataang nagpunyagi. Dumako tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating palatuntunan, ang paggawad ng medalya at sertipiko sa mga mag-aaral na naggamit ng karangalan mula sa mga batang naggamit ng karangalan sa 12 baitang Abalos Crisame A, Baladek Ruhaida B, Bueno CJ D, Bueno Francis May S, Quaresma Christine T, Del Monte Cesar B, Galmac Norhamina L, Lucero Mia M V, Martinez Christian Mark C, Matsuo Yuji T, Mayormita Stephen B, Nachor Joannalyn S, Naway Jonathan S, Portacio Bernapril L, Sawit Erica D, Villanueva Cedric Briner E. Mga batang naggamit ng karangalan sa 10 baitang Alforque Annabel R,
Ampong Ednalyn L. Abiliedo Jenny May O. Gabardo Jillian Nicole D. Del Monte Patricia S. Lazo Cherish Shane F. Mambahin Cristala E. Nachor RJ A. Ribamonte Angel I. Sambilawan Joan G. Tina Princess Margaret P. Trigo Charlene O. Mga batang nagkamit ng karangalan sa 11 baitang: Godoy Rafa May V. Litawa Desiree R. Marcos Stephanie. Mones Frankie B. Uchinang Julia C. Ormita Cyril Dave T. Ridolfine Marcos C. Ridolfine Mickey B. Sambilawan Micah G. Simudlan Rolina May S. Tihado Rosely C. Tolentino Alisa May G. Mga batang naggamit ng karangalan sa 9 na baitang: Kakatsyan Jennifer R. May mataas na karangalan. Quaresma Samantha R. May karangalan. May karangalan Ilumba Cristel Jane D. Madriaga Crisel May. Martin Crisel Joy F. Rivera Christian Suzanne B. Saban Arafat M. Mga batang nagkamit ng karangalan sa 8 baitang: Apilyedo Dayan O. Ampong Zara L. Balesteros Lawrence J. O. Baumon Ruhana A. Del Monte Wendell R. Mahilong Shinamay R. Tolentino Loren O. Tobias Edwin Jr. P. Mga batang naggamit ng karangalan mula sa 7 baitang: Abalos Sanjo T. Kakatsyan Herson Jr. R. Dumaging John Denver B. Dumrige Jabi G. Rabara Alayka May O. Rivera Crystal Ashley B. Isang malugod na pagbati mula sa aming mga guro, lalong-lalo na sa mga magulang na walang sawang gumabay sa kanilang mga anak. Ngayon naman, ating pakinggan ang mensahe mula sa ating Schools Division Superintendent Leonardo M. Balala, Sese. Bigyan natin siya ng virtual na palakpak. Graduates of 2021. Congratulations on your graduation. Yours is a graduation like no other that the world has ever known. Because of the unprecedented crisis we are currently experiencing, the COVID-19 pandemic. Batch 2021 shall go down the history of the Philippine education as the first and hopefully the last batch to graduate whose academic year was purely done through distance learning with no face-to-face classes.
Let us therefore celebrate this milestone in your academic and educational pursuit in a unique way, virtual and yet personal. Truly, this health crisis we are experiencing now is something dreadful, and we wish and pray for it to be over. In the meantime, however, it is very much a part of our reality. But as Dr. Zeus, a well-known children's author and illustrator, said, when something bad happens, you have three choices. You can either let it define you, let it destroy you, or you can let it strengthen you. It is clear that you have refused to be defined by this pandemic. This commencement program is a testament to that. Yes, it may be true that because of the public health measures that we have to implement and observe to curb the spread of this virus, you may have been deprived of the opportunities for the meaningful teaching-learning interactions, such as physically meeting your teachers and classmates, participating in actual classroom activities, competing face-to-face in sports, academics, and cultural competitions. And yet, you were also introduced to distance learning modality, modular online and radio-based instruction. You have proven that education can and must continue amidst pandemic. This pandemic likewise failed to destroy your aspirations and goals. On the contrary, you continue to dream and work for it to come true. Your graduation today highlights not what you have lost and missed because of the COVID-19, but rather it celebrates the perseverance, hard work, and commitment you have given to your classes and school requirements. I am proud that you have been strengthened by the challenges we face today. What you are now and what you will be are what matters most. May our circumstances nowadays enlighten you on the kind of future you want for yourselves, the kind of leader and nation builder you need to create, a world that is true, good, beautiful for all of mankind. To all of you, my dear graduates of Batch 2021, and your dear parents and families, congratulations, and you may be blessed with all your endeavors. Thank you and good day. Maraming salamat po, Sir Leonardo M. Balala, Sese, sa inyong napakahalagang mensahe na ibinahagi sa amin sa araw na ito. Ito ay magsisilbing inspirasyon at gabay ng mga magsisipagtapos sa pagtahak sa bagong landas ng pakikipagsapalaran tungo sa maunlad na kinabukasan. Sa pagkakataong ito, ating mapapakinggan ang mensahe ng pasasalamat mula kay Cesar B. Del Monte, 12th baitang may karangalan. To our principal, Sir Salvador Movilla, to the faculty and staff of this beloved institution, to all the viewers, and most especially to our new Mamalinyens graduate, a pleasant day. Hindi mapapaliwanag ng mga salita ang kalungkutang aming nadarama ngayong araw na ito.
we failed to walk on stage with our parents and guardians and get our diplomas by ourselves due to this pandemic. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa aking puong may kapal na tayo'y lahat ay ligtas sa mapangwasak na sanot. To start with a quote by John F. Kennedy said that, "We must find the time to stop and thank the people who make a difference in our lives." Hindi po ako makakatungtong sa kung saan man ako ngayon kung hindi sa mga taong walang sawang tumulong sa akin. First of all, I want to thank our Almighty God who make all things that help me to achieve where I am. Gusto ko ding magpasalamat sa aking mga magulang, sa walang sawa at pagod na pagpapaaral at pagmamahal sa akin. Maraming salamat sa aking mga teachers / nanay dito sa school na walang sawang nagturo, naniwala, nagtiwala, tumanggap at di nagsawang umintindi sa amin. Maraming salamat kay Ma'am Mariel Sobrera sa mga trip naming sinasakyan mo, kay Ma'am Hazel Nesperos sa di pag-iwan at suporta sa amin mula nung naging coach namin siya. Kay Ma'am Beverly Celebre sa malalakas at mahahabang tawanan. We miss you, Ma'am. Kay Ma'am Karen Orlanda na di nawala sa pinakamababang panahon ko. Kay Ma'am May Ann Tolentino na nagpapatibok ng mabilis sa aming mga puso sa kanyang pananakot na babala na siyang nagpapabilis sa aming gawain. Kay Ma'am Arcil Andaya sa pag-intindi, paggabay at walang humpay na tawanan. At sa aking amazing advisor, kay Ma'am Janineb Ineryo, salamat sa pagpapatuloy mo sa iyong munting tahan. Salamat sa mga payo at pag-aalaga sa amin. Hindi ko din makakalimutan ang lagi mong sinasabi. Kaya mo yan. Kay Ma'am Surnila Mangansakan at Maribel Maindan na nakakaintindi sa panahong malapit na ang deadline. Salamat din sa ating magigiting na guard, ila Uncle Sal de Calma at Eddie Fajardo, sa baon niyang kasali kaming kakain. Sa buong faculty and staff, and especially sa aming alma mater, thank you for the best 6 years in our lives. Hindi po namin makakalimutan ang mga lessons at dadalhin namin ito habang buhay. Sa aking mga batchmate, tayo man na hindi nagsama sa huling taon ng high school, tayo naman ay aalis na nagkakaisa at hindi tinitignan ng estado sa buhay, talino at higit sa lahat ang tribo. Salamat kila Ma'am Arcil at Ma'am Karen na tinulungan tayong tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Salamat sa tawanan, girian, tampuhan, iyakan at pagkakaisa. Salamat sa mala roller coaster na 6 na taon. Tayo ay iisa dahil isa laban sa lahat, the graduates. I, Cesar Balonon Del Monte, batch of 2020-2021, proud to say, we conquer, we survive, and we are the graduates of this COVID-19 pandemic. Maraming salamat, Cesar, sa makapuluhang mensahe ng pasasalamat. Atin namang pakinggan ang mensahe ng ating panauhing tagapagsalita, Second Lieutenant Joey P. Nuno, Mamaliin National High School alumnus. Magandang araw sa lahat ng mga estudyante magsisipagtapos ngayong school year batch 2021 sa mataas na paaralan ng Mamali, sa Mamali 2, Lambayong Sultan Kudarat. Mahigit 1 taon na ng pananatili ng pandemya sa ating bansa. Marami nang naapektuhan. Isa rito ay ang edukasyon na kung saan ang regular na pagtuturo sa mga estudyante face-to-face ay napalitan na ng module. Ang mga estudyanteng gaya nyo at mga guro ay nakisabay at umangkop sa sistemang ito. Hindi madali sa bawat isa, pero heto kayo ngayon. Kinaya nyo magtagumpay sa lahat ng mag-aawain upang matuto at masasabing hindi ang pandemya ang makakapigil sa inyo upang makamit ang inyong mga pangarap. Naalala ko pa noong 2011, kami nagsipagtapos sa paaralan ding ito. Ako ay gaya nyo na galing sa hirap at nangarap.
ang baon ko sa paglabas sa paaralang ito ay ang turo ng aking mga guro at magulang. Bitbit ko ang pag-asang makakamit ko din ang aking pangarap. Huminto man ako ng isang taon sa pag-aaral sa kadahilanan na kami ay mahirap, pero ito ay hindi hadlang upang makamit ko ang aking pangarap. Ang propesyon na aking tinahak ay hindi madali. Huwag kayong mag-alala sa amin. Pagod ay handa naming tiisin. Sanay na kaming maulanan at maarawan sa bukirin. Bilang isang sundalo, lahat ay kakayanin para sa kinabukasan ng kapataan sa atin. Ngayon ay inyong araw ng pagtatapos. Ang gandimpala sa mapaghirap at sakripisyo ninyo. Itong pagtatapos na ito ay pinakamagandang regalo sa inyong mga magulang. Sa mga estudyanteng magsisipagtapos, bago matapos ang araw na ito, pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang at mga guro na walang sawang umiintindi at gumagabay sa inyo sa gitna ng pandemya. Ang Panginoon ay laging sumusuporta sa inyong mga desisyon. Good luck sa next journey. Marami pang pagdadaanan, kaya laban lang. Congratulations at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Nuno, sa iyong mensahe. Ito ay makapagbibigay inspirasyon sa mga nagsisipagtapos sa araw na ito. Ngayon naman, ating pakinggan ang mga nagsisipagtapos sa kanilang espesyal na awiting pinamagatang The Journey. Allow the traditional face-to-face teaching allowed as opening of classes tong August 24. Kaya ipagpatuloy natin ito kasi anong mangyayari sa COVID dahil wala naman tayong face-to-face. Yes.
2020-2021. Congratulations to your parents and supporters as well, because it is more than what we think they do. Their sacrifices are timeless and beyond imagination, especially these hard times. Despite everything that transpired, be inspired. To you completers and graduates, greater and new opportunities are at stake. Grab every chance of it. Look for what you love and don't settle until you find it with passion and with purpose to achieve. When change comes, adjust and create change in yourself to fit and thrive with it. Be resilient. In the near future, things will metamorphosize from new normal to better normal and back to the usual normal. Your school, Mamali National High School, and myself is proud of you, making your parents prouder and yourself the most proud. Mula sa ating butihing kalihim ng kagawaran ng edukasyon, sampu ng mga opisyales ng sangay ng Sultan Kudarat, ang inyong mga guro ay sumasamang manalangin sa inyong patuloy na tagumpay. Sa kabila ng pandemyang ito, mairaraos natin ang laban sa pag-angat tungo sa magandang bukas.
sipag at tiyaga, talino at dunong, katatagan at panalangin, mga susi upang maabot ninyo ang payapa at maalwan na hinaharap. Kami patuloy na sumusubaybay, ngunit kayong mga magulang ang magbibigay ng higit na patnubay, suporta at pagmamahal upang ang makabataang ito natin ngayon ay lalong magsusumigasig sa kanilang pag-aaral. Bagamat virtual, dama pa rin namin ang inyong galak at saya sa inyong pag-unlad. Sulong edukalidad, angat ng bayong, ito'y mamali, happy. Sa bawat simula ay may wakas. Sa muli, ako po si Sarceda Genandar, Sornila Mangansakan, ang inyong tagapagdaloy sa palatuntunan ito.